relationship, it means a person is committed to be in a monogamous romantic relationship with another. But recently, madalas na rin natin naririnig yung term na open relationship. By definition, ito raw yung klase ng relationship kung saan allowed ang dalawang tao who are in a relationship na maipag-date at maging intimate pa rin sa iba. Tonight, yan ang pag-uusapan natin sa ating MSG. Halata lang na ayaw ko siya, no? Yung concept. Okay, so, kanina parang we asked you guys if you've ever been in one. Lahat tayo, no. What about you, Prince? You said something like, yes, you've experienced something like that? Kasi hindi ko pa siya masyadong naintindihan, pero nung maintindihan ko na, explain ni Kams, parang hindi pala. Hindi mo pa siya na-try. Hindi ko pa siya na-try. So pag ikaw, meron kang girlfriend. Girlfriend mo girlfriend talaga. Girlfriend talaga. Pag pinakilala mo, itong girlfriend ko. Yeah, girlfriend talaga. Kasi parang magulo eh. Parang sa akin confusing eh. Yeah. Pwede na gawin yung gusto niya, magsiselos ako. Pwede mo gawin yung gusto mo, magsiselos. Alam mo yan. Yeah. Kahit na, so mag-aaway lang, magulo. So I think it's not healthy. I've witnessed a friend who was in an open relationship. Nung nalalike na niya yung guy. Pero I don't think they were intimate, but they were dating. Tapos nung nalalike niya na nung guy, yung guy naman nagde-date ng iba. So kayo confused siya. Ano ba kami ba? Type ba talaga niya? Pero habang may dinidate siyang iba, nag-uusap pa rin sila. Oh, nag-uusap. Lumalabas pa rin sila. So ano yun? Parang dapat friendship na lang ang tawag. Correct. Hindi na siya open relationship na mag-jowa, di ba? Yun kaya ang parang okay pa kasi, in a way, kasi if you're saying na hindi sila intimate, ibig sabihin, dating around lang sila. Dating around. So you can naman until you find somebody na match. Exactly. Pero pag kunwari, I think yung understanding ko, parang intimate kayo. So, automatically, parang iba na. Hindi, ang ano ko dito, Mars, what separates an open relationship dun sa dating lang? Paano masasabi na open relationship na to? Pag-uusapan nyo ba yun na parang, I like you, I know you like me, but I'm not ready to be in a relationship yet, but we can do whatever what we want, do. What other couples do, pero yun nga lang, ayoko ng commitment. I think it's an agreement. Both people have open communication lines, yung iba, napag-aagrihan nila yan. Pero most people, parang understood lang na unless hindi pa tinatanong ng guy na mag-girlfriend yung girl, he's free to do anything. Mm-hmm. So, ibig sabihin, so nasasaktan na yung girl kasi confused siya. So, ano ba to? Type pa talaga niya ako? Gusto na lang yung tigawan? Or pinaglalaroan lang niya ako? Parang pinaglalaroan. Sa tingin ko, more than merong pros yan, more of cons yan eh. Kung may pros man dito, nandun sa lalaki. Pero sa babae, para sa akin, Marsha, medyo nasa losing end ka kasi you have everything to lose. Yeah. Like, syempre, alam mo naman ng mga babae, emotional kasi kami. Yes. So parang, when we like someone, like na like talaga. So kung medyo gray area lang na, I like you pero we're not gonna be together, mahirap naman. Parang umaasa din yung babae. Alam mo, hindi lang siya con, hindi siya disadvantage yung babae kasi disadvantage din yung lalaki. Alam mo kung bakit? Kasi psychologically may effect yan. In other words, ito lang ang analysis ko. Feeling ko, yung lalaki, ayaw pa niya mag-commit. Kung hindi para pala siya handang mag-commit, hindi maligaw. Maligaw, di ba? Kasi meron akong na-encounter before na quote na dating without the intention of marriage is like going into a grocery store without money. Yeah. It's wala ka namang bibili. It's either you get frustrated because you get or you see the things you want but or, you can't buy yes, it or you steal something that's not yours. Uy, ang ganda ng sa'yo, Mars. Ganda ng pag-explain.